Pero may payag pag umatid sa executive committee. Executive, meron yun, imposible walang payag. Of course, compensated sila. Come on, pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. $1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. $1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa dun sa permit, pera, board meeting, attendance board meeting. So, $1 million. If we are No. Magkano yung kanilang allowed per meeting? Balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. Message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive annual lang po. Pero subject po sa approval pa din po ng GCG. I know. Pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? Ay, depende po kung mamimit po namin yung required. Of course, mamimit yun dahil kayo-kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% i-divide nyo nga yung 1 million ng aming divide performance 12. Po. Ha? Subject to GCG approval. Kita mo, lumilito na 80,000 a month na pumupunta lang ito tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakanda Cuba, araw-araw, nandun sa PAGCOR, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting, meron pa. Kaya nga, magkano per meeting? Ngayon, malalapas yung kabalastogan nyo dyan sa PAGCOR. Hindi, meron yun. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila, sila ang dahilan kung bakit kayo nakatanggap ng mga per meeting na yan na 1,000 at yung performance rating na by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Diba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo-kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo-kayo, sabi niyo, ikaw 1 million performance rating, ikaw 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo-kayo lang dyan eh. Pag nag-meeting kayo, wala naman, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Nainig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lukuhan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? Kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla? Magkano ang so okay na tayo doon average daw Senator Coco 1 million annual performance rating ng isang board. Ma'am, meron lang pinaso amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting may cap po siya. So just to be sure po. Okay. Kukunin ko po yung data. Po. So gusto ko magkano yung natatanggap abet page per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po merong pong 4. Wow. Ito na, magkakabulgara na. 4 times a week, a month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako hulaan ko 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ang kuhula lang to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Eh kayo pa kaya. Sa mga SSS, hindi lang. 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo eh. Pera kayo eh.
Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Ah, hindi, 4 times a month. Twice a week sa week. Kaya... Twice a week? So 8 times? Opo. Oh. Yun ang alam po namin. Oh, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times a week lang po talaga. Ha? Huh? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may exicom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa exicom? Alam po namin. Sa exicom, nandun yung mga board members? Yes po. Oh, twice a week? Hindi po kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Executive, meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yon. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yon. So, sir, if I may answer na po. 70 million. Mamaya ito si Chairman. So, for every ex-com meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero inaman po, maximum... Ito, 24 per executive ex-com. Yes po, but... So, inaman, that's for 4 times. Mamaya, so, in a month? 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. So, 48 in a month. Doon sa ex-com. Yes, doon sa board meeting... Ayan, sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. Okay, sige. 80 plus 48? So, 128 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so, i-divide mo yan sa 12, 80,000. So, equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili lang ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, talika rito, pasok ka sa PAGCOR, pinasok, and yet natanggap ng 208,000, samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? At kayo dyan sa board ang nagde-decide pala. Kayo nagpapakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Sir, if I may answer din po. Yun po kasing compensation ni PAGCOR ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and anong board? Other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung recommenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabi ng Office of the President, hindi, below minimum office na lang habang buhay yung mga taga-PAGCOR. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi niyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila.